Positive Delivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Making Change Project. Magandang gabi sa ating lahat, sa lahat ng mga delivers natin. At doon sa mga first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so, ang topic natin ngayong gabi ay tungkol pa rin sa mga OFW natin mga kaibigan. At ito ay kakaibang topic natin ngayon. Ito isang tanong na tinanong sa atin, sa nag-PM sa atin, kailan ba masasabi na nagtatagumpay o nagtagumpay ang isang OFW? Ayan, napakagandang tanong. So, sa lahat ng mga OFW natin na ngayon ay nakikinig, nanonood. So, isang tanong, kailan ba masasabi na tayo po ay nagtagumpay? Ayan, so, dalawa pong basihan yan. Para sa akin po, ha. Ulitin natin. So, para sa akin po to, personal opinion, personal observation, ano ba yung basihan ng tagumpay ng isang OFW? Una, of course, pag natupad yung mga pangarap, yung target niya, ba't siya nagpunta sa ibang bansa, di ba? So, karamihan na target ng mga kaibigan natin, mga OFW, simple lang ang misan, dahil na pag tinanong mo sila, simple lang, di ba? Una, magkaroon ng bahay, makabayad ng utang, makapagpunder ng mga ari-arian, makabayad ng tuition fee ng mga anak, di ba? So, or magkaroon ng negosyo. So, iyan ang isa sa mga targets. O, iyan ang, kumbaga, main, okay? Main reason bakit nagtatrabaho sa ibang bansa mga kababayan natin. Okay? So, isa yan sa indicator o isa yan sa basihan na masasabi mong nagtagumpay ang isang OFW. Pero meron pa isang dahilan. Okay? O meron pang isang basihan. Kailan ba natin masasabi na nagtatagumpay ang isang OFW? Eto, yung pagkayari mong ma-attain yung number one, makapagpunta ka ng bahay, meron kang negosyo, nakapagpatapos ka ng iyong mga anak, buo pa rin ang iyong family. That's very important. Alright? So, lumisa tayo ng konti. Doon tayo sa kabilang aspeto naman ng tagumpay. Yung tagumpay na intact pa rin kayo na mahal mo sa buhay. Buo pa rin kayo ng iyong anak, ng mag-asawa. Kung ikaw yung babae nag-abroad o lalaki nag-abroad, pag-uwi mo, buo pa rin kayo. Isa yan sa mga basihan ng tagumpay ng OFW. So, question. Okay, Ma'am G. So, dalawang basihan na na-achieve ang goals at intact pa rin ang family. So, paano ba mangyayari yan? Ayan. So, napakagandang tanong ulit. Paano ba mangyayari na buo pa rin ang iyong pamilya habang ikaw ay nagtatrabaho yan? So, una, siyempre, huwag nating alisin ang line of communication. Alright? So, gawin natin siyang priority. So, mag-usap kayo ng yung family mo sa Pilipinas, an oras ba konbiniyente na pag-usapan natin, pag-uusap nyo. Diba? Alam ko, minsan, magkaiba ng oras yan. Yan ang isang mga dahilan ng mga, you know, mga gap, mga hindi pagkakunawan because of the different time. Diba? So, pag-usapan nyo po kung sino magsasakripisyo, liwas-liwas kayo, diba? Nang magpupuyat. So, minsan, sa US o sa ibang bansa naman magpupuyat, minsan dito naman sa Pilipinas. Pangalawa po, dagdagan ng unawa, di ba? So, dagdagan ng unawa, dito, kung ikaw ang pamilya dito sa Pilipinas, o kung ikaw naman yung nasa ibang bansa, dagdagan din ng unawa. Okay? At ang pangatlo, na napakalaga, dapat kayo, higit sa lahat, kayo ang unit na nagkaintindihan, not other people. Huwag mo kaya na ibang tao ang mag-interfere. Huwag kaya ibang tao ang nagdidesisyon. So, pag-usapan, kayong dalawa, igit na nakakakilala sa isa't isa at igit na nakakaunawa because kayo ang nagmamahala na isang na family, the husband and the wife and the children. Alright, so yan ang ating advice ngayong gabi at kung paano magtatagumpay ang isang OFW. Please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na nasa ibang bansa at mga family na nandito para matiyak ang tagumpay na isang OFW. So thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yan! Let's go!